Wadza mga Fuminatics, meron tayong bagong experiment na gagawin. So, ang question ko sa inyo ay, may silbi pa ba ang mga lumang computer sa 2021? Ang sagot, oo. Tingnan nyo to. HP Pavilion, Corto Duo. Tingnan nyo yung pinaggagagawa ko sa ano. Yung pinaggagawa kong kalokohan na ano. Actually, hindi siya ano, experiment kumbaga. Ito. So, kasi may ginawa akong kalokohan at bubuksan ko yung loob. So, ito yung ginawa kong kalokohan na pinaggagawa ko noong linggo. Tingnan nyo. Ang specs niya ang Corto Duo 2GB DDR2. Pero yung kinabit ko, SSD. Kasi nga, ang unang hard drive nito na nakasaksak ay IDE na 10GB Seagate. Kaya ang ginawa ko, naisipan ko ng magandang kalokohan to. Kinabit ako ng SSD. Though, gumana naman. So, actually, experimento ko kung gagana yung Windows 10 dito. So, check natin. So, mabalik tayo. Itong gamit ko ngayon, bago lang to, bagong bili lang to nung linggo. Yung SanDisk SSD Plus. Ang advantage nito, kaya nito mag backward compatibility dito sa lumang SATA interface. So, ginawa ko ganito. Yan. Kakabit ko ngayon sa SATA. Antay ko to. Kasi didiscardehan ko yung ano ko, paano siya ikakabit. Ayan o. Ito. Pag pinest ka to, kasama pag-test ng installation ng Windows 10. Ayan o. Kabit na siya. Putol. Kasi, so ngayon, kinabit ko na to. Ibu-boot up ko na lang yung ano. Pero hindi ko napapaita mismo installation ng Windows dahil self-explanatory na rin yung gagawin natin. So, skip na tayo dito. O baka magtatanong sa akin kung yung flashing trip daw yung ginawa ko. So, yan. Kinabit ko na lang dito. Nalagyan ko na lang na suspender itong ano. Itong bracket na SSD. Dahil wala akong SSD bracket. So, yan. Kabit na siya. Ibu-boot up test ko na lang. I-explain ko sa inyo ulit kung anong lasing trip yung ginawa ko. Nag-i-install ako ng Windows 10 sa HP Pro Lite, sa HP Compact. Anong year ba to? As in luma na talaga. DDR2 pa to. Pero nagawa kong gawa ng paraan sa SSD. So, marami nagtatanong anong klaseng trip daw talaga ang pinaggagawa ako. So, actually, it's an experiment. So, yan. Ang bagal nga lang siya, pero in a sense na may install to. So, ano, nag-install, diba? Ano? Kaya, mag-install na, skip natin. Papayta ko yung tapos na gawa na to. So, mga Fuminatics dyan, marami nagtatanong kung anong klaseng trip daw yung ginawa ko, anong klaseng experiment na yung pinaggagawa ko. So, yan o. Detest natin yung boot up ng neto, HP Compact na naka SSD. Actually, luma na to. So, in-install ko dito Windows 10 na 64-bit. Yan. Nakita naman, actually, originally ito, IDE yung hard drive nito. Pero tingnan ko, yan o. Kompleto na ng drivers at apps yan. Yan, ganyang kabilis ang SSD kahit sa luma. So, so ang question ngayon dyan, ano ang silbi ng Corto Duo na old model? Actually, old model na to. Yan, itong computer na to. Yan. Sa 2021, ang sagot, may silbi pa rin. Pero hindi nangangahulugan na effective siya for ano, you know. Hindi siya sabihin na good siya for games. Pero for typing, browsing, FB, pwede. So yan. Tapos yung specs ha. Tapos yung specs mamaya. So explain ko sa inyo ang specs nito, Intel Corto Duo E7400. Ang RAM nito is DDR2 pa, 2GB. So,
So pinakita ko na kanina yung loob na ito. So ang ginagamit kong SSD dito ay ito, SanDisk SSD Plus. Ka muna, mamaya ka na web root. Yan, SSD Plus, SATA yan. So ibig sabihin, kaya ng SSD mag-backward compatibility sa other device. In English, SSD or SATA SSD can be backwardly compatible to an older model that has a SATA interface. Gets? So, yun, gumagana na, may mga apps na. So, test natin Microsoft Word. Actually, ito yung mga matitindi kumain. So, hindi ko na siya sinubukan yung ibang apps. Kasi nga, ang usually ginagawa ko is basic. So, open tayo ng document. Hindi siya ganun kabilis, hindi din siya ganun kabagal. Pero, pwede na. Pwede mo siyang masabi na magagamit ko pa siya for office. So, ito lang yung pinaka-short plug dyan. So, hindi mo siya mararamdaman. So, hindi ko na in-install ng other apps to. So, basic lang. Basic lang ang ginagamit ko ng mga apps na ini-install like this. So, drivers-wise, meron na rin to. Napakita sa inyo. Baka sabihin nyo, hindi ako ano, sa Pumatics dyan. Ang may pakinamang pa rin ng mga lumang computer. G31. So, expected luma pa rin. Pero, magagamit nyo for casual purposes. So, mga Pumatics, nakita nyo na yung short, medyo short vlog lang naman na explanation. So, itong computer na to is magagamit nyo pa rin sa 2021 for basic typing, Facebook, YouTube. Basic lang naman, as long na ang ginawa ko is SSD ang ano, para at least hindi ma-compromise yung talagang baba ng specs niya para mag-enhance ng dramatically yung performance sa Mac, which is I did it before doon sa AMD dual core ko na laptop na nasira, and then sa dual Pentium dual core doon sa isang kong buhay tech episode, and then yung isang Intel Atom na laptop na inisol ako na 8400. So, ito yung inyong likod na si Boss Bumi nyo. See you on the next night. Bye!